manual recount and judicial revision. Ang pangunahing probinsya po, tatlong probinsya ay ang probinsya ng Camarines Sur, ang probinsya ng Iloilo, at ang probinsya ng Negros Oriental. Nahirapan po kaming piliin yung mga probinsyang iyon sapagkat remember, we are contesting 36,000 clustered precincts comprising 30 provinces. Subalit nung kami po ay tumitingin na sa numero, nakita namin ang katangi-tanging resulta ng halalan doon sa tatlong probinsya. Si Mrs. Robredo ho ay nakakuha ng 1.460 million votes. Subalit si Senator Marcos ay nakakuha lamang ho ng mga 198,000 votes. Ano po ang significance nun? Matatandaan po ninyo, nung gabi ng May 9, ay meron pong kalamangan si Senator Marcos na mahigit kumulang 1 million votes. At tinitingnan ho namin yung numero, ang difference po ni Mrs. Robredo at ni Senator Marcos sa tatlong probinsya ay 1.260 million. Masasabi ho natin, kung titingnan lamang natin ang mga figures na ito, yung 1 million could explain bakit naubos yung 1 million na lamang ni Senator Marcos. Yung natitirang 216, diferensya nilang dalawa, that could explain bakit doon sa final tally, however erroneous yung tally may be, lumamang pambigla ng 263,000 votes more or less si Mrs. Robredo. Sir, yung 1.4 that you said is just from CAPS work? No, for the three provinces. But the Vice President is from that area? Tama po yan, ma'am. It's a very valid observation, but you have to remember, of the six vice presidential candidates, lahat po doon sa lima ay nagsasabing sila ay may roots doon sa area ng Bicol. Subalit kung makikita po ninyo, halos walang nakuhang boto yung Senador Chis Escudero na ilang beses nang kumandidato sa national office. Halos wala akong nakuhang boto si Senator Gringo Honasan na ilang beses na rin nating hinalal bilang senador. At yung mga iba pa, especially Alan Peter Cayetano na perceived to be the second running during the conduct of the last election. At ang katangi-tangi po roon, speaking of Camsur, ibang klase ho yung number of undervotes sa probinsya ng Camsur. Umabot po ito mahigit kumulang ng 65,000 votes. And again, doon po sa combination ng tatlong probinsya, yung Camsur, yung Negros Oriental at yung Iloilo, ang total number of undervotes ho doon ay halos umabot ng 300,000 na boto. At ang pinakamataas po doon sa mga kandidato na nakuhang boto ay si Bongbong Marcos na hindi man ho umabot ng 200,000 votes. Again, what is the significance or relevance of those undervotes? Para hong meron pang pitong kandidato bilang vice president na itinago nila sa pangalang undervotes sapagkat hindi ho nanalo yung lima pang ibang kandidato doon sa undervotes. About yung Iloilo naman tsaka Negros Oriental, paano nyo na... Ang tiningnan ho natin ay yung kabuuan. Again, doon po sa Iloilo, si Mrs. Robredo got around 575,000 votes. Ang closest po sa kanya, si Senador Marcos ay mahigit kumulang 90,000 votes ang nakuha. Considering na ang kanyang running mate, si dating Senador Miriam Santiago, ay taga Iloilo. And alam naman ho ninyo pagka may campaign sorties, hindi ba? Mararamdaman naman ninyo yung init ng pagtanggap ng tao. Again, baka sabihin nila, pakiramdam nila lamang yan. Yes, it's true. Pakiramdam po natin, kitang-kita po natin. And at the same time, figures will bear us out na talaga napakataas ng undervotes sa probinsya ng Iloilo. Sir, just sir? With just the three paragraphs, you think Senator Bongbong can already win the... Okay, the significance of the three pilot areas in relation to Rule 65, which is the dismissal of the election protest. Kapag ka hindi po namin maipakita man lamang sa tribunal na may basihan yung ating election protest sa pamamagitan ng pagbubukas ng balota nitong tatlong probinsya, maaari pong ma-dismiss yung election protest ni Senador Bongbong Marcos. Subalit, kami po ay very confident that with these staggering figures that I have just mentioned to all of you today, kaya po namin patunayan at dalin sa next phase or next level itong election protest at magtuloy-tuloy ng buksan pa yung 27 other contested provinces.
So ano bang mga ebidensya natin doon? May mga ERs ba tayo? False positives? Kasama po, we have 362 witnesses na nakapalobho doon sa ating pre-trial brief. And halo-halo po yan. Nandyan po yung mga election officers, provincial election supervisors. Nandyan din po, pinatatawag din po natin si Commissioner Christian Robert Green. Pinatatawag din po natin ang isa pang official ng COMELEC, si Rui Peñalba. Pinatatawag din po natin ang mga officials sa Smartmatic, particularly si Eli Moreno and Marlon Garcia upang mag-testify na kanilang kinalikot, pinalitan ang hashcode doon sa transparency server. At meron po tayong additional evidence to bolster that allegation. Remember the June 2 resolution of the Department of Justice indicting several officers of Smartmatic headed by Mr. Marlon Garcia in cahoots with some of the COMELEC officials headed by Mr. Rui Peñalba, pinakakasuhan po ng Department of Justice. Sir, clarification, yung mga witnesses na yan will testify in favor of Mr. Marcos? We have stipulated that they'll be our witnesses. You can consider them as hostile witness, but nonetheless, we submitted their names. And hopefully, the tribunal will issue a subpoena to compel them to testify. Sir, balik tayo doon sa ERs pa lang, dito makikita na talaga doon yung mga videos. Tama po yun. Tsaka gusto nga po natin mabuksan yung mga VCMs sapagkat we're very confident na yung mga election returns, pati po yung electronic certificate of canvass, ay hindi po ito babalanse kung ibabangga doon sa actual ballot na nasa loob ng mga vote counting machines. Sir, aside doon, ano po yung mga laman ng preliminary conference? Nandun din yung ating prayer ni Senator Marcos on how to expedite the whole proceeding by asking the tribunal baka maaaring bumuo pa ng dalawang panel of commissioners sapagkat meron akong binuong isa composed of three commissioners headed by the retired Supreme Court Justice Jose Vito and two other equally prominent lawyer with unquestionable integrity and probity. So tatlo po kasi yung ating causes of action. We deemed it fit na humingi pa ho tayo sa tribunal ng creation of two more panel of commissioners para i-assign po nila yung kada course of action sa isang panel of commissioners. Sir, may comment ba si Senator Bongbong Marcos sa pagka-move na naman? Well, na yung pagka-move is very unfortunate na nausog po yung preliminary conference from originally June 21 to July 11. However, tinitingnan naman po natin yung ginawang kadahilanan ng tribunal and we also agree with them na talaga namang importante rin dinggin yung issue ng declaration of martial law in Mindanao at importante rin agarang iset yung kaso for oral arguments na natapos nga ako kahapon. But with this brief that we will be filing today, we look forward to July 11 and hopefully the preliminary conference order after which will be issued forthwith at doon na po ilalagay kung kailan yung unang araw ng pagsisimula ng manual recount and judicial revision of the ballots for the three contested provinces. So yung cut off the pilini, they're saying that too premature na yung pag-ask for decrypting of ballots. And how will you pay for the estimated 200 million pesos? Well, whatever we do, they always say something against it anyway. So I think we would rather focus on what we do and problema na ho namin, problemahin yung problema namin. Thank you, sir. PET. Pagdating na yung papel. Final. 14 something million. Basta ang difference nila is 200. I think she got 14,400,000. Senator Marcos got 14,200,000. Difference of 260,000. Yan po mga kapatid, si Attorney Vic Rodriguez ang
poll lawyer or election lawyer ni dating Senador Bongbong Marcos. Nandito sila sa Korte Suprema to submit the preliminary conference briefs na hinihingi ng Korte Suprema before the preliminary conference na isinet ng Korte Suprema sa kanyang election protest against Vice President Lenny Robredo. Yung ayon dito kay Attorney Rodriguez, dismayado ang kampo ni Marcos sa pagkakamove na naman, kasi kung natatandaan ninyo, may order ang Korte Suprema o yung sitting as a Presidential Electoral Tribunal na i-move na muna yung June 21 dapat na preliminary conference ng kanilang election protest, at ginawa na nga itong July 11. So dismayado sila dito, pero naiintindihan naman daw nila na kailangan aksyonan ng Korte Suprema ang mga petisyon laban sa martial law, kung saan nga kahapon lamang, katatapos lang ng tatlong araw na oral arguments ng Korte Suprema sa mga petisyon. Balikan ko lang yung preliminary conference briefs, no? Yung laman nito ayon kay Attorney Rodriguez ay in-identify na ng kampo ni Senator Marcos yung tatlong pilot area kung saan talagang, sabi nga nila, ay talagang may talamak na pandaraya di umano, at kung saan nadaya si Senator Marcos. At ayon nga dito, tatlo yung probinsya na ito, kabilang dyan yung Camarines Sur, Iloilo, at ang Negros Oriental. Ayon dito kay Attorney Rodriguez, umabot daw ng 1.4 million yung nilamang ni Vice President Robredo kay Marcos sa tatlong probinsya na ito. Kaya kaduladuda raw na umabot dito, at ito raw yung naging dahilan kung bakit natakpan yung mahigit 1 million o 1 million, halos 1 million na nalamang din ni Marcos nung gabi kung saan lumalamang siya kay Vice President Robredo. At ayon nga dito, sinait dito o pinag-iginiit ni Attorney Rodriguez na si Vice President Robredo ay nanggaling sa Camarines Sur, at hindi naman daw pwede na yung boto from the Camarines Sur ay susuluhin lamang ng kampo ni Robredo. Dahil kung matatandaan natin, sa Vice Presidential candidates, tanging o lahat halos bukod kay Marcos ay mga galing sa Bicol. Kabilang nga dyan si Senador Jesus Cordero, Senador Gringo Honasan, at si Senador Antonio Trillanes. Bukod dito, na nilagay din sa preliminary conference briefs ng kampo ni Marcos yung paraan kung paano mapabilis yung electoral proceedings o electoral protest, yung pag-resolve sa electoral protest. At ayon nga dito, ang paraan dito ay hiniling nila sa Korte Suprema na bumuo pa ng dalawang panel na hawak dito sa election protest. At isinaad doon dito, nakasaad din sa preliminary conference briefs, yung mga testigo na iharap ng kampo ni Marcos dito sa electoral protest hearings. Kabilang dyan, yung mga election officers, yung mga election commissioners, at yung mga opisyal ng Smartmatic na involved dito sa eleksyon. At ngayon nga po, mga kapatid, ang nakita nyo ay kasalukuyang inaayos na yung kanilang submission ng preliminary conference briefs dito sa PET or sa Korte Suprema. At actually, ang utos ng Korte ay 5 days before the preliminary conference dapat isubmit yung kanilang briefing. Pero napaaga ho ang kampo ni Marcos, at ngayon nga po ay kahit hindi pa July ay nagsubmit na sila ng kanilang preliminary conference briefs. Umaasa sila na agad na aaksyonan at magkaroon ng recount hanggang sa matapos na nga itong electoral protest case ni Senator Marcos laban kay Vice President Robredo. Mula dito sa Korte Suprema, JV Arsena, umaksyon.